guys, good morning. Ayan, good morning. Hello. Hindi ko na natupi kagabi, ano. Antok na ako eh. Ang sakit na singaw ko dito, ah. Yung singaw kasi ako dyan. Ang sakit. Lumaki siya. Hello. Busy sila. Maglaro. Pag-iba namin dito, yan. Paano na lang kalak. Hindi na ba ako losi? Maraming sa walker. Hi, good morning. Say mo good morning. Hmm? Motor. Mag-motor daw siya. Dali, play ka na ng motor mo. Play ka, motor. Hmm? Love you. Hello, Baneng. Pag-good morning muna ako sa iba nating mga babies. Hello, good morning. Eh, good morning sa kanila, oh. Yan, morning. Kailangan natin silang, yan. Ano, ito nilagyan ko siya ng, ano, shelf, ayun, ng egg. Yung shell, tsaka yan, oh. Sabi ni, Papa Archie, maganda ba yung pang fertilize ng, ano, ng halaman. Kaya yan, ang ginawa ko. Bilig-bilig lang natin. Ano, ganyan. Yung mga pinapropagate, kailangan nyo nang ibiligan. Ganyan. Kasi ito yung seedling natin. Spray-spray lang para hindi na sila yung lupa. Hanggang sa mag, ayan, hanggang sa magkanang un, ano, dahon. And then, ganyan lang. Kasi kailangan mamoy sila para hindi sila mamatay. Yung boy mga kailangan i-moist na pinupin. Yun, yun lang. Wala pala. Kailangan ko na pala yung Maglig muna tayong halaman. Halilig ako mga sila. Kasi di kaligahan. Dahil nung umulan, lulunod-lunod ko na. My heart 봄의 향기를 담은 그대를 보며 그냥 웃음만 짓게 돼 Don't know what to say You are just like one spring day 설레임을 주는 걸 언젠가부터 Ayun, tapos na. So, since yung mga cactus sa akin natin, hindi sila pwede basain ng bonggang-bongga. Ayan, isa-isa ko silang kinukuha dito para diligan. Kasi hindi sila pwedeng mabasa, diba? So, ayan, isa-isa ko silang binababa dito sa sahig. Kasi hindi pwedeng mabasa yung ano. So, ayan, ayan. Tsaka ko sila titiligan. Okay. Ayan, sila yung mga hindi pwedeng mabasa yung leaf kasi masisira. Okay, tingnan nyo si Black Police natin. Konti na lang kasi dami kong kinuha sa kanya para i-propagate. Pero tubo pa yan dyan. So, ang gagawin mo, ang gagawin ko pala ganyan. Sa gilid lang ng pots, ayan. So, pa pala guys, kailangan pala kapag mag-ano ka, tandaan nyo ha. Yung ganito, yung bato, kailangan hugasan nyo muna yan para hindi mag-ganyan o. Powdery. Saka lang. Hindi siya lumulubog. So, gilid lang. Tingnan nyo. Sobrang tuyot na yung mga yan kasi hindi ko talaga sila din bilig. Ito dapat na sa arawan yan or shaded area na malapit talaga sa araw. Ito rin. Ito, putul-putulin ko na yan guys. O, ipapropagate ko na yan. Madali lang daw yung buhayin. Ayon dun sa Texas Ken Garcia. Saba ba? Yan. Pinanood ko kasi siya eh. Yung iba, meron siya. Ewan ko yung si Baby Rosan lang talaga yung wala ako. Ay, wala ako makita dito. Hindi ko alam kung paano ko siya sasagipin. Pero, ayan. Ganyan. Jade natin. Unang muluntoy na. Ayan. Diligan ko lang sila. Tapos. Katapos lang diligan. Iba. Diyan muna sila. And, babalikan ko sila mamaya para ilagay sa mga lalagyan nila. Kasi, basa pa naman kasi sila. Ayan, guys.
May kwento nga pala ako sa inyo. Kagabi, itong si Papa RJ nyo. First time in the lifetime, magkasama kami. Nag-surrender siya ng sahod niya. Alam niyo dati, wala, hindi yan nagbibigay sa akin ng sahod. Siya yung bumibili ng kailangan namin dito. Kaya lang kasi kulang-kulang. Siguro, nanawa siya kapag sinisermonan ko siya dahil kulang-kulang yung binibili niya. So, binigyan niya sa akin kagabi yung sahod niya. Nagtira ka lang siya ng 1,000 sa sahod niya. Yun. Binigyan niya sa akin yung sahod. Imagine, first time yung nangyari. First time. Every week sa sahod siya. So, ayan, makasala makaipon na tayo. Dahil yun nga. Ay. Ayan. Kataagan niya na. Papaswerte yung anak. Ikaw. Kung hilig gumat-ngat na ito, daming labas sunod-sunod yung ibig ang lumalabas sa kanya eh. Ayun lang, share ko lang na kasi siya nagsusurrender sa akin ng pera. Sarili niya ang desisyon yung bubili. So, ngayon nagsurrender siya sa akin ng pera. Siguro nabusit din siya dahil kapag siya humibili, nag-sermon ako. Simula na nagsama kami, ganun. Bihira siya magbigay sa akin ng pera. Mabibilang ko lang sa kamay ko na yung pera sinurrender niya sa akin. Kasi kagabi nagulat ako, hindi ko kasi siya pinapansin. Pero hindi ko alam na sahod niya na. Tapos every week tala yung sahod dun sa work niya, every week. Tapos hindi ko alam, kahapon pala yun. Kagabi, nagluluto ako ng ulam kasi pagdating niya, dun pala ako nakapagluto ng ulam. Dahil itong si Bana ayaw magpababa. Gusto karga lang. So ayun, nagluluto ako, hindi ako nagsasalita. Tapos nagkakwento siya about sa work. Kasi yung pinsan niya, yun ba, kagabi, kung mapapanood yung vlog ko, nagkakwento. Ginobis sila mag-deliver. Ayun lang. Magkwento ko lang. Natuwa lang ako kasi at least kahit paano. Mas maganda pala yung hindi nalang ako nagsasalita. Sabi ko mas kanya, maganda pala hindi nalang ako nagsasalita no? Para binibigyan mo nalang yung sahod. At ito at ang jeje mo, girl. Kahit ikaw bibili si mami pagkain. Gusto mong papay? Ang ganun ano ko ngayon, ang every morning mapagluluan sila ng almusal. Si Papa RJ hindi naman talaga nag-almusal simula noon. Ayaw niya talaga mag-almusal kasi kapag nag-almusal siya, guys, kubeta yung pagkatapos. Buong araw yun nasa kubeta. Kaya, hindi siya nagpapa-almusal. Tanghali, tsaka gabi lang yung kinakain niya. Or merienda. Pero yung almusal, iwan ko iba yung kanina. Pag kumain siya ng almusal, ayun na. Nag-liste na siya ng CR. Kain ka nga! Dede-de ka na naman! Pagkagising dede, mamaya dede, tas dede, tas dede, tas dede, tas dede. Mamaya, dede, kain mo na biskwit. Gusto mo biskwit? Siyempre, gusto niya biskwit. Diba? Siyempre, biskwit, mami. O mamaya na, bibilang ko muna silang biskwit. Ayan, guys, namili na ako lang. Sakto paglabas ko, dumaan na si kuya, nakita na lang isda. May utang kasi ako sa kanya, diba? Nagbayad ako. Tapos ngayon, ito ng mga, bumili ako ng mga gulay-gulay. Ayan. Buti, alam nyo, ang maganda dito sa amin, yung mga nag-iikot na nagtindalang gulay. Kasi dati kailangan lumabas ka pa. Ang layo ka dito sa amin ng kalingki. Doon pa, malapit kila mama. Lumabas ka pa. Pero naman dito, kaya lang ang mahal ng tinda nila. Parang binili lang nila doon sa may, ano, tapos, saka nila papatungan. So, ayan. Ito, nakabili ako yung okwa, igawin kong sisig, yan. Tapos, ito, 20 pesos yung talong niya, o. Tapos, yung buto niyan, alam niyo na, tatanim natin. Ang haba, ang lalaki ng ano. Ito, yung sayote, 17 pesos, malaki na siya. Tapos, ito, 15. Yung pang, anong tawag dyan? Tapos, ito, 10 piso yung kamatis. Yung mga buto niyan, itatabi ko para itatanim ko na, para susunod. Hindi na ako masyado bibili. So, nabibili ko mga pechay, ganyan. Para yung, ano nun, itatanim ko, tutubo ulit. So, may batsa kasi kami dyan na basag. Ang bala ko yun na yung pag tataniman ko ng ibang gulay. Mag-urban farming tayo sa bahay since tumatagal yung pandemic. So, kailangan natin mag-isip ng, ano, so, yun. So, yun, ganyan muna. Mag-urban farming na lang tayo para kung ano-ano't mangyari. Dapat, iisip ko nga, dapat pala nung ano ko pa siya ginawa nung nakaraan. Itong bawang natin, oh, ready na yung kanyang ugat. Naglabasa na, oh. Kita nyo ba? Yan. Ayan. So, pwede nyo na siyang itanim sa lupa, pag ganyan. So, ang gagawin mo, binabad ko siya sa tubig simula pa kahapon. Yung iba, lumabas yung ugat, yung iba hindi. Pero pwede naman na yan, basta binabad nyo na siya sa tubig. So, ang gagawin ko, kailangan ko ng lupa. Mamaya na kayo dyan. Mamaya.
bupayan. Kasi tubo siya ulit, nadami siya ulit. So, isang butil ng bawang, tanggalin niyo yung balot nun, tsaka niyo siya ibabad sa tubig. Tapos, hintayin niyo na lumabas yung mga ugat niya bago niyo siya itanim sa lupa para mas mabilis siyang mag-process. Doon sa, mas mabilis siyang magkaroon ng bunga, dumami, ganun. Kung gusto niyo mas malaki yung bawang niyo, patagalin niyo siya doon bago niyo siya i-harvest. I-update ko kayo bawat ano nung bawang para makita niyo. Tapos, ang problema ko yung sibuyas. Paano ba parang ganyan? Kuya Zam! Kasi si anong Ilocanang Pilipina. Godabi, ang dami ng sibuyas nila. Alam mo, favorite ko kasi yung sibuyas eh. Kinakain ko siya, guys. Hindi ko alam bakit masasarapan ako doon. Pero ang sarap niya. Kinakain ko yun. Tapos nakita ko si Sis Ilocanang Pilipina vlog. Ay, girl, ang dami niyang sibuyas na hinarbe. Sabi ko nga, paano niya napaparami yung harbe? Sabi niya, kapag daw may tinanim, may aanihin. Ang tanong, saan galing yung sibuyas? Paano niya nagtanim? Hey, paano nilang tinatanim sa galing yung sibuyas? Let me know nga guys, hindi ko kasi alam eh. Bigay nyo nga ako idea sa paano ba magtatanim ng sibuyas. Sibuyas kasi talaga hindi ko alam eh. Or yung bibili ako ng sibuyas, tapos yung itatanim ko. Paano ba yun? Manood nga ako mamaya. Itong bawang na to. Kay reporter na vlogger ng farmer. Yan. Farmer vlog. Basta nilagay ko dito yung niya. Nanonood ako kasi sa kanya, urban farming siya. Galing siya ng probinsya, dinala niya dito yung pagtatanim. Ang ginawa niya, dahil maliit lang espasyo ng bahay niya, ginawa niya yung mga bote ng soft drinks, doon siya nagtanim, tapos isinabit niya sa mga binta-bintana. O, diba? So, baka gano'n... Ay, ko yan! Baka gano'n gawin ng mamsi niyo, mag-urban farming tayo. Diba? Hindi tayo, mabubuhay tayo eh, kahit gulay-gulay, walang bigas. Ako, gulay lang, pakain mo sa akin. Sesexy pa. Walang kanin. O, diba? Ano mangyari? Makakataguyod tayo ng buhay. Magtuloy-tuloy man tong pandemya na to. Tuloy pa lang buhay mo. Hindi ka tulad ng iba. Wala na. Nihinto na yung buhay nila kasi hindi sila umisip ng paraan. Hintayin nila matapos yung pandemya. Alam nyo, yun ang isang huwag nyo hintayin na matapos. Muma na kayo ng paraan kasi matapos man yan sa hindi, yung ginawa nyo, aanihin nyo pa din yun. Diba? Kakainin nyo pa din yun. Diba? Ang laki parang natipid nyo. Napanood ko yung vlog ni ni Mary, asawa ni Chito Miranda. Alam mo, hindi lang magtatakong bakit mahal na mahal siya ni Chito Miranda. Kaya sana all may Chito Miranda. Alam ko na ngayon kung bakit ganun na ganun si Chito Miranda sa kanya. Bonggang-bonggang mahal na mahal siya. Dahil pala sa kanya pagiging probinsyana. Wala ko sinabing yung probinsyana na ayun nga. Madiskarting probinsyana. O diba? Imagine nyo, hindi nyo sila kailangan bumili ng pang salad nila, o diba, may pang table salad na sila, dun pala sa farm nila kukunin, diba, may pang sinigang na sila, dun lang sa farm nila kukunin, imagine nyo yun, lahat yan, aanihin nyo yan, kaya minsan sa pagpanho ng ganito, tapos may mga pagulay-gulay ka, hindi ka na nag-aalala sa buhay na tatahakin mo eh, yun lang, ang dami kong dinaldal, girl, ayun na, hindi mo naman kinakain, wala. Kabawa naman si kuya. Kuya, meron ka ba? Manain? Ayun ba, kuya? Ay, naman. Ayun lang. Manood kasi ako ng mga ngayon. Farming. Naisip ko kasi, mag-i-ECQ kami dito. Isang buwan daw. MECQ, di ba ngayon? ECQ kami. Ay. Hindi ko alam kung anong nangyayari. ECQ ang mangyayari sa amin. Okay, Lord. I don't know. Ay, naisip mo. Buti na lang. Nung nakita ko yung ECQ na yun, nagtanim na ako ng sili. Mabilis lang naman yan tumubo, kamatis. Mabilis lang din yan tumubo. Kaya kailangan nyo lang magandang fertilizer. At ang magandang fertilizer dyan, isang pinaghugasan ng bigas. Yan ang lagi nyo tatandaan at saka yung tubig ulan. Yan ang magagandang fertilizer sa mga pagkain. Kasi talagang malakas ang nutrisyon na ibinibigyan yan sa mga yan pag. Yung ulan at saka yung... Ano? Huwag na yan. Tapon na yan. May something dun sa tinapay. Ayun, tapos si Lucas. Nalaigin niya kasi dun sa walang pakit. Ayan. Gusto mo ba? Gusto mo pa? O, dyan ka lang. Ibigyan kita. Bibilim ko muna ulit ng ng biskwit kasi inubos ni Sayang yung biskwit. Diyan ka lang kuya, bibilang kita. Diba? Magastos. Yan pa, isa pa yan. Bala ko mag, ulit, mag... mag... Ay, naku, mag-ano? Ano pa, Ina? Mag... Kalimutan ko tuloy.
Nakakalimutan ko na. Mag-bake ng cookies. O, sige. Mag-bake ng cookies para hindi na ako bili ng bili kasi sa labas, mahal. Kaya bala ko mag-bili ka lang muna ako ng cookies para hindi naman sila, ano, hindi kami bili ng bili. Kasi pa nag-bake, mas matipid. Mga cookies na may chocolate. So, ayun, mamaya na lang ulit, guys, at may magluluto na akong pakainin namin. Inatas na naman. So, ayan, guys, magluluto ako ng pakbet. So, ayan ang ulam namin, pakbet. Guluto lang ako, tapos dalig ko kayo sa... Ay, hiwa-hiwain ko lang muna i-touch. Ito yung gusto ko eh. Hindi ka lang yung problema araw-araw sa uulamin kasi may pambili ka. Diba? So, yan sinasabi ko kay Papa RJ. Para hindi ako nababad trip, bigay niya sa akin yung sahod niya para may pang ulam-ulam. Kasi ang hirap ang problema ng ulam araw-araw. Be dancing, be dancing, be dancing.